So ayun guys, welcome sa aking YouTube channel. Ngayon ay bubuksan na natin yung aking ipon challenge. Itong mga naipon ko ay sa loob lang ng 1 month. Ito yung magiging pocket money ko kapag pumunta ako ng Sagada. Nandito yung mga bills. At ito, ayun yung butas. Tapos sinild ko lang siya ng scotch. Kumain kasi ako ng pepero. Tapos dito ko na lang nilagay. Instead na itapon ko muna yung box. Tapos ito yung mga bari. Halos mapuno na siya. Pero dahil malapit na ako umalis, kailangan ko na siyang box. So may cutter. So muna natin yung bill. Itong mga bills na to ay naipon ko sa mga pasukli-sukli tsaka dun sa yung porsyento ko sa business namin. Ang nililipad siya. Wala na laman. So ito yung naipon. And then yung ating bag. Lagyan na natin sa ilalapag. So yung baril ha. Bukasan siya sa ilalim. Itong mga barya, yung mga sukli-sukli sa akin ito, sa tindahan, or yung mga sa pamasahe ko. And then yung mga papel, yun yung porsyento ko sa aming business. Naiipon ko lang yun. Hindi niya palang tanggal. Buti na lang dito nila. Bilangin natin siya. Pasampu-sampu. Mas marami yung paglilima. Pero mas marami yung tagpipis. 200. So medyo nakakatuwa kasi nakapag-ipon na ako sa loob lang ng 1 month, tapos ganito karami. Malaking bagay din pala yung pag-ipon. Pambili din pa ng pasalubo. And snacks namin. Kasi all expense paid trip namin. So yung nagpipiso, tinatarya ko siya ng tagtiten.
mga papel. Medyo nakakatuwa pala yung pag-iipon ko. Kasi in case of emergency, may makukuwanan ako agad. Pero meron pa akong yung ibang lalagyan. Pinag-iipunan ko na may 5 ganyan din. 5 pesos, piso, mga paper bills. Pero hindi ko pa subukan. Next year pa. Kasi kakasimula ko pa lang mag-ipon. So, kulang pa lang. Okay na. At yung mga tagpa 5, tas yung mga tagpa 2. Tapos ngayon naman, nabibilangan natin yung paper natin. So, meron tayo 1,000. Ayusin muna natin. $50. Ay, nilipad pa sa lapag. Medyo marami din pala ng ipon sa loob ng Walmart. So, ayun, magbabalik ako, bibilangin ko lang lahat kung magkano yung naipon ko sa loob ng 1 month. At ito siya. Bibilangin ko muna siya. Kasi lang, hindi ako magbibilangin. So, ito yung naipon ko sa loob ng 1 month. Bibilangin ko muna. After 1 month ko ng pag-iipon, naipon ako ng 2,290 pesos. So, sa paunti-unting pag-iipon ko ng barya, tas ng paper bills, malaki din pala yung naipon ko sa loob ng 1 month. Umabot siya ng 2,209 pesos na pwede kong gamitin pambili ng aking snacks, din yung pambili ng pasalubong pag nagpunta ako ng Sagada. Ginawa ko to para hindi magmayabang. Ginawa ko to para ma-inspire din kayo mag-ipon. Kahit na maliit lang yung halaga niya, pag dumami siya, malaking halaga din. Tapos dito ko na lang siya nilagay yung mga coins. Tapos dito yung ano, paper bills. So ayan, dito na nagtatapos yung video ito.